Wait a minute. Take the tax. Ah, okay. Akala ko hindi pa tayo live. Hey, welcome sa 35 viewers. May 35 viewers na ba tayo? Yes. Antay na natin on the mami. Sige, sige. So, kung pwede nating batiin muna yung mga naunang mag-online sa atin. Comment lang po. Comment lang po sa mga viewers. Saan ba tayo? Thursday pa lang kay ni Nico Bill. Nico Bill, Thursday pa lang ba dyan sa'yo? It's Friday ngayon. Baka na sa ibang bansa. Ah, okay. Wow, ang ating masugit na taga-subaybay, si Ma'am Bev Abitria. Magandang hapon sa'yo. Yun, shout out din sa ating kaibigan na si Maui Taylor. Ay, mali pala. Vanessa at Teresa Magno. Itong kaibigan mo ito, kahawig ito ni Maui Taylor. Oo. Oh, napakaganda nitong kaibigan ito. Man, napakabait pa. Nagbibigay ng pera. Ay, yun. Baka naman. Okay. So, magandang hapon sa iyo, Maui. And Eloisa Manzano. Hello po mga chef. Hello din sa iyo. Hello, hello. Eh, paano ba yung pagbati ng mga Korean? Ano sa iyo? Ano sa iyo? Ano sa inyo? Ano sa iyo? Ganun din sa akin. Ayan, meron. Hi po, Chef Nico. Hi. Chef Nico, may bumabati sa iyo. Hello, mga binael. Kilala kita. Si Pam Tisa. Hello, chefs. Baking demo na po tayo sa Pampanga, Olongo. Ah, yan yung taga URC ba? Dealer ng US. Dealer ng URC. Oh, na-meet ko yan, si Pam Tisa. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Viewers. Yan, gabi-gabi na rin, ha? So, shoot lang ng shoot yung inyong mga katanungan na para mabalikan natin at masagot natin ang inyong mga problema sa inyong baking journey. Po, i-comment nyo na po ang inyong mga katanungan at atin yung sasagutin maya-maya na. Good morning again, Chefs Abanger. Yan. Leslie Monton. Taga-subaybay din natin ito, no? And si Aimee Debs. Aimee Debs. Oo. Ito, yung talagang napakawalang sawa kong estudyante ito, si Bernalito de la Cruz Jr. Yan. Oben! 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 Yan, no? Yan, napaka ano na to, medyo matagal na panahon na rin na nagbe-bake ito. Ha? Kasi I think, kung di ako nagkakamali, 2013 or 14 ko siya naging estudyante or 15. Oo, oh, nandyan. Basic talaga yung kinuha nila. Kasi before, talagang ang itinuturo ko basic, ayaw ko mag-advance. Siyempre. Oo, kasi pag nagturo ako ng basic, pinapa-explore ko na lang sila.
Okay, yun lang naman kasi ang importante sa baking eh. You have to learn the basic. Pag, lahat naman ng general umpisa sa basic. Oo, kasi pagka natutunan mo yung basic, exploration na lang yung iba eh. Oh, bakit ba lumabas sila ube cheese pandesal? Oh. It is just an exploration of ng isang panaderong malikot mag-isip. Di ba? Ang pandesal, dumawa pa yung mga flavor. Oh, di ba? Ngayon, di ba? Iba-iba na. May strawberry, may pandan. Malunggay pandesal. May malunggay. Ube cheese. Oh. Diba? Pwede din naman natin sa siguro ito usot ko sa ano eh. Oh. Anchovy pandesal. Pwede, ano? Saburi na. Oh, saburi. Anchovy. Di ba? Bagoong isda pandesal. Mahirap pandesal. Ma. Hindi maganda pandinig sa pag-Tagalog, eh, no? Pagka-English natin, ang ganda lang natin. Anchovy pandesal. Sosya. Pagka-Tinagalog, bagoong isda pandesal. Medyo masakwa, eh, no? Why not? Di ba? Balay mo, inabasa, magtinda na ng ganun. Oo. Okay, Jonah Patricia, magandang hapon sa iyo. Oh, ask ko lang po yung instant mousse. Kunin niyo ay bakeable ba? Bakeable or I mean bake proof? Pwedeng ipalaman directly sa dough? Hindi siguro, hindi. Kasi kaya nga instant mousse. Di ba? All you have to do is to ready to eat na yun actually. Hindi siya bakeable, hindi siya bake stable or okay, akala ko nabigla ako dito sa pangalan na to, Joe De La Torre. Ang basa ko akit, ang basa ko Joel Torre. Okay, pagpasensyahan niyo na po, medyo nag-buzzer lang yung aming oven. Oven! Yes! Parang okay. Nahula yung mga tiga-oven natin. Ito, may tanong si Joe De La Torre. Pero balikan natin, no? Hindi pa tayo nag-umpisa. So, I think okay na tayo. Pwede na tayo mag-umpisa. Kasi madami-dami na rin yung ating viewers. So, magandang-magandang hapon sa inyo ulit, mga kasonli. And I would like to welcome you all to Sonli Baking Center. Okay, andito na naman po tayo sa isa dalawang oras na balitaktakan at tanungan sa mga kinakailangan nyong i-correct or itama or dapat nyong malaman regarding dun sa mga problema nyo when it comes to baking. But of course, kailangan natin umpisahan ang ating programa na sa mga pagbate. Okay, so kasoling Kevin, gusto mo munang bumati? Ayan, so binabati ko po yung mga viewers natin. Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat. At nanonood din ang aking mabuting asawa. Yun, binabantayan. Out sa'yo. Alam mo ba, nakalusot ka na? Oo. Oh, binabantayan ka lang. shout out doon sa may bahay ng ating kasoling Kevin. Hindi halatang binabantayan, ano? Okay, so asan ba yung ating kasamang Miko? Yan, yan. Parating natin. Okay, so kasamang Miko, naghahango pa ng tinapay. Ayun. Okay, so buwati ka muna. Magandang hapon sa ating mga taga-sunod sa atin ngayong araw na to. So, yun. Patulakay ng mga questions and we're ready to answer all of it. Yeah. Okay. So, isang magandang at mapagpalang hapon para sa inyong lahat. At ito po si Jimbo de Panadero or James Magos na inuumpisahan po natin ang programa natin ng isang masaya at mapagpalang hapon para sa inyong lahat. Okay, sa mga katanungan nyo, kailangan lang natin na i-shoot nyo yung mga questions nyo sa ating comment box or comment section and then we are very glad na kaharapin or katugunan yung mga katanungan nyo. Okay? So, ayun, no? Medyo mukhang masaya si Bernalito Cruz. Open is my favorite segment. Oh, open? Open! So, balikan namin yung isang katanungan kanina, no? Regarding dun sa ating chocolate mousse. And most of the
commenters dun sa mga ano, or nagme-message sa akin. Ang tawag dito is Chocolate Mouse. Chocolate. Laging absent yung isang S eh. Pag binawasan ka ng isang S yan, mouse Chocolate Mouse yan, okay? Hindi, Chocolate Mousse, double S po yun, okay? So, kung bakeable ba or bake stable yung Chocolate Mousse, ang sagot po natin dyan is hindi. Okay? Kasi instant mousse po ito. Okay? And then, yung blending nito or yung mixing nito is composed of chocolate with sugar and emulsifier and lalagyan mo ng milk or cream or combination ng milk and cream. Okay, i-whip mo yan. And then, it is ready to eat. Okay, so hindi natin pwede i-bake yan. Otherwise, baka matunaw. Oo. Pwede mo yan, i-bake mo yan, tapos isubo mo kagad. Yan. So, instant. Hey, instant nga, di ba? Di ba? Pero kung gusto mong malamig, palamigin mo muna. Mas masarap pag malamig. Napakarami ng gumamit nito. Okay? In fact, nilaunch namin ito before sa mga bakery ano natin, yung mga dealers natin like si All About Baking. Yes. Yan, available yan yung ating ibang mga products sa All About Baking sa Congressional, sa Mega Mall, dito sa Rotonda, sa Welcome Rotonda, available yung mga products natin. And hopefully nanonood si Ma'am Clyde. Oh, para magdagdagan po yung ating si Miss Klein, dapat magdagdagan pa yung mga produkto natin dyan. Ma'am, baka naman, may pwesto natin itong si Crunchy Chocolate Tranquil natin. May pistachio at saka hazelnut. And meron din po kaming Bon Caramel. This is a ready-to-use salted caramel. Yan, baka pwede natin ipwesto sa tindahan nyo. And of course, meron din po tayo kay Chocolate Lovers, kay Cake City. Okay? Sa Cake City, meron din tayo kay Miss Gillette. Yes. I hope nanonood din si Miss Gillette, ano? So, magandang hapon. So, si Instant Mousse po, hindi po pwedeng i-bake. Okay? Yung cake lang na, magiging base natin, i-bake nyo. Made of Bensdorf cocoa powder. Yan. So, second question. Ano ba yung balikan natin yung second question? Meron dito, Chef, tanong from Joe De La Torre. Bakit po madali lumambot yung tinapay? Anong dahilan? Lumambot o tumigas? Lumambot daw po. Lumambot! Ayaw na malambot. Maganda nga eh. Baka siguro yung lumambot yung tinapay. Isang parang... Anong klaseng lambot? Okay, anong klaseng tinapay ko yun? Napaka-unusual nung katanungan na yun, ano? Kasi... Halos lahat ang na-encounter namin dito is gusto nila malambot yung tinapay. Di ba? Baka naman na. Oo, baka naman mabilis tumigas, you mean. Okay. Kung madaling lumambot, ay napakaswerte mo, malambot na yung tinapay mo. Maybe you're using Maggi Mix Yellow. Yeah, yes. Di ba? Tama-tama sa malalambot na tinapay. Pang malalambot na tinapay yan. Ngayon, kung ang question mo is madaling tumigas, maraming factor tayo pwedeng puntahan dyan. Okay? Kung madaling tumigas ang tinapay mo, pwede undermix. Diba? Undermix. Diba? Yan yung pagka in-oven mo pagka niluto mo yan, paglabas sa oven, malambot. Pero mga few hours lang, matigas na. Matigas na. Okay? Hindi na siya bouncy. Or madaling mag-stale, I mean, yan. Or pwede rin naman na over-baking, di ba? Yes. Alam mo kasi sa mga bakery, ito na-observe ko sa aking pag-iikot sa mga bakery, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito, Chef, may ano siya follow-up. Sorry, Chef, mali yung type ko. Mali. Yun nga, siguro kung tumitigas. Kung tumitigas. Tama din, yung direction natin. Kasi talagang, alam ko yun ang pakatanungan na yun, pagtigas eh. Okay, so sa mga bakers dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, particularly yung mga bakery na mga side street bakeries, mga neighborhood bakeries, alam nyo yung mga panadero kasi dyan, particularly yung mga obinero. Play safe. Play safe kasi magluto yung mga obinero.
Okay, bakit? Kasi ayaw nilang magbayad ng masusunog sa tinapay. Galit na galit kasi si ate. Pag nasunog yung tinapay, hindi lang mabebenta. Oo. Hindi. Automatic yun. Charge kay Obenero. Walang kalaban-laban. Okay? Kaya nung minsan, may nagtanong sa akin na isang nagtayo ng isang malaking bakery, isang production ng tinapay. Yes. Ang tanong niya, Chef, ano ba mga rate na pwede natin ibigay sa mga baker? Of course, sinabi ko, in my experience, ang pinakamataas na rate sa loob ng production is unang-una yung maestro, mm-hmm. and then second dyan yung obinero. Sabi nung ano, nung may-ari, bakit obinero? Kasi sa kanya nakasalalay yung paglabas ng tinapay mo. And sa kanya din nakasalalay yung pagtaas ng ano mo, ng balik ng tinapay mo. Okay? And then kasi pwede rin siyang ma-charge. Isang iglap lang, no? Sa pag, ano lang, oven, no? Isang minuto ka lang makalingat. Pwede maging, ang puti, maging itim. Yan. So, pwede yun. Kaya, mataas ng konti yung rate ng ovenero kesa dun sa mga lamesador. Yes. Yan, sa loob ng bakery. Okay? So, yung pagtigas ng tinapay, baka mamaya ang haba ng oras ng pagsalang ng, ano, ng tinapay. So, lagi kong sinishare ito kasi ito yung tinuro sa akin ng butihin kong trainer na boss sa French Baker. Sabi niya, tandaan mo, sa pagka-oven natin, big breads requires low temperature but longer time. Diba? Big breads. Ano yung mga big breads? Yung mga low, mga anything na tumaas sa 250 grams. 150, 250, basta above dyan, mas babaan mo na yung temperature mo about mga 350, 325, and then you will bake it for a long time. Okay? Sa mga 35, 45 minutes, or depende sa laki, no? Pwedeng umabot na isang oras yan. And then same thing din yan, applicable din yan sa mga cakes. Okay? Hindi lang sa tinapay, sa mga cakes din. And small breads requires high temperature but shorter time. Okay? In a span of 8 to 12 minutes, dapat yung mga 10 grams, mga 60 grams, 50 grams na tinapay mo, dapat luto na kagad yan. Okay, so ano yung high temperature? About mga 375 degrees F or mga, oh, mga 180, 160, 180, 170, depende sa klase ng niluluto nyo. Tandaan nyo, pagka mga tinapay nyo, mga malalambot na tinapay, it means yung tinapay nyo high sugar. Okay? So, pag high sugar or very rich dough yung ginagawa nyo, madaling pumula yan sa tinapay sa loob ng oven. Okay? Pwedeng mag-create kagad ng golden crust. Okay? So, ang advice ko lang, bantayan nyo mabuti yung inyong nakasalang. Okay? Kasi deceiving eh. Diba? Yung color, biglang pumupula. Akala mo, luto na. Yung pala, paghango mo, pwedeng bumagsak. Pukulubot na yun yan. Okay? So, yun lang. Pwedeng pagtigas ng tinapay, pwedeng undermix. Diba? Yung tinatawag nating matanda na yung tinapay. Pwedeng mahaba yung pwedeng mahaba yung pagsalak natin sa oven. Or, baka naman may problema ka dun sa mismong recipe mo. Pwede mong puntahan yung asukal, pwede mong puntahan yung fats, yung tubig. So, madaming factor eh. You have to, eto nga yung sinasabi ko sa inyo, kailangan yung matuto ng basic, very basic. Ano yung mga basic? Yung basic composition ng tinapay. Diba? Yan yung ginagawa natin dito sa Sonli. Pagka may umentry dito, kailangan mong matuto ng basic. Basic computation, range of formula, and then functions of ingredients, simple bakery mat. Hindi mo naman kailangan magpa-dalubhasa sa bakery mat, no? Malaman mo lang kung paano mag-convert ng isang recipe into formula, from formula to baker's percent, okay na yun. Di ba? Tsaka ka na mag- tumingin-tingin ng mas malalim na bakery mat, nakukunin mo yung mga friction factor, mga ganun. So, medyo malalim yan. Okay?
So I hope Sir Joe De La Torre is sana nasagot ko yung mga katanungan mo. Okay? So next question. Next question. Ito, meron tayong kay Nipa Repuerso, Arcangel. Paano po lalaki yung donut? Kasi pag gumagawa ako, maliit. Okay, paano lalaki yung donut? So, na-proof mo pa siya. So, para lumaki yung donut, unang-una, dapat may yeast. Yes. Diba? Kung nagawa mong may yeast yan, ang question dyan, umaalsa ba yung yeast na ginamit mo? Diba? Kung hindi sap instant yeast yan, malamang may problema yan. Okay? Kung sap instant yeast naman yan, pwede natin sabihin na yung donut mo or yung dough mo, merong problema sa formulation. Okay? So, babalik ulit tayo sa basic baking. So, check natin kung ano yung composition ng iyong recipe. And then, pagka nasa on the average naman lahat ng formula mo, and then, chi-check natin isa-isa kung balance ba yung asukal mo at saka asin. And then, yung fats mo. Tama ba yung harina na nagamit mo? Importante din yun. Kasi baka mamaya, ayaw lumaki kasi yung harina mo, third class. Di ba? Kahit na mag-abang ka pa dyan ng mga 6 na oras, 5 oras, mamapagalang yan. Hindi yan na... hindi yan umubok ng malaki. Okay? Structure na Meron naman, pero hindi siya appropriate eh. Di ba? Kasi masyado mapagawa yung proteins. Yun, tama. So, para lumaki yung tinapay, yung donut mo, pwedeng check mo din yung grams ng donut mo. Baka mamaya, yung 30 grams, spirit mong pinapalaki ng, kasing laki ng 60 grams. Eh, hindi pa pwede yun. Kasi kung wala kang fryer na ilulublog mo lang yung tray mo at lulutang yung mga donut mo, I'm sure bubuhatin mo yung donut mo papunta sa mantika. And then, that's the number one cause ng pagliit ng donut natin. Kasi alsado na yan, bubuhatin mo, eh kung hindi ka pa marunong magbuhat ng donut, di ba, medyo mabigat yung kamay mo, napisil mo yan. So, matideflate yung ating dough. Okay? So, maraming factor eh, di ba? Dapat isa-isahin natin. So, para lumaki yan, of course, i-check mo yung recipe, and then yung activity ng yeast, and then yung proseso, kung tama ba yung forma ng donut mo. Yan. Okay? Pwedeng itaas mo. Kung gusto mo mas malaki, itaas mo yung grams. Okay. Tumatawag na naman yung ating oven. So with that, I hope nasagot natin yung katanungan ni sino nga yun? Kay Nipa Repuerso. Nipa Repuerso. Maliit siya. Kapag gumagawa ko, maliit siya. Okay. So, dapat palakihin nga yan. So, next question natin, Chef. Galing ulit kay Miss Mi. Mi? Si Mi Nicobil. Yung ating top fan. Sige, fire. So, Chef, bakit po kaya yung upi chiffon ko, chiffon cake ko, na maluto ay naging kulay green? Nako, naging verde. Yung ube naging verde. Ube, tas green. Okay. Napakagaling mo. May panibago nga produkto. Ube green. Di ba? Green ube cake. Chiffon. Okay. So, palagay ko merong ano yan eh. Before kasi naitanong namin yan kung bakit nagde-decolorize yung or nagre-react yung makapuno doon sa ube. Kasi di ba ang daming gumagawa ng ube makapuno? Cake? So, yung ube makapuno, may reaction doon sa isang, ano ba tawag dito? Yung colorant. Okay? Kasi yung mga colorant natin, may mga numbers yan. And then, meron siyang mga contra-acid. Okay? May mga contra-acid yan eh. Posible. Yun ang explanation sa amin before nung nagbebenta ng mga colorant na yan. So, may mga kontra. Meron silang binanggit na number. Hindi ko lang natandaan kung ano yung
specific number of colorant para dun sa ube na hahanapin natin para hindi mag-react dun sa another acid. Okay? So, baka mamaya yung nagamit mong ube flavor coloring or hindi maganda yung reaction sa init. Pwede yun. Or sa other ingredients na nilagay mo dun sa iyong cake. Okay? So, kung ganun, kung nagre-react or nagkakaroon ng changes in color yung food color or food flavor, magpalit ka na lang. Okay? Better use Sonli's favorite ube. Yan. Available sa 250 grams na packaging. Okay, si favorite ube. Yan, galing sa Sonli. I'm sure, hindi yan mag-iiba ng color. Mas gaganda pa at titingkad yung kulay ng iyong ube. Baga, yun eh, subok na din. Oo, kasi ito, subok na. Kasi, very particular yung ating nilagay or ni-request dun sa ating supplier ng ating produkto na yan. Okay, kasi dito lahat, bago kami mag-approve ng product, binibake test namin yan. Okay, not just putting it into water or any icing, kasi madaya eh. Pag sa icing, syempre, madali lang yan, dahil direct lang yan. Pero ang mga reaction, it will take place dun sa ano eh, sa mga binibake, yung mga umiinit. Okay? So, Miss Ning, Nico Bill, I hope nasagot namin yung katanungan mo. Pag may problema sa reaction, ano nyo po yan, magpalit na lang po kayo, the best. Only the best, favorite, ube ng Sonli International. Yes. Open pa tayo dyan? Open! Open! Wala okay, na. Wala nang tagasigaw. Wala tayo. Wala. Okay. So, yung sunod natin, ito yung mga frequently asked question natin. Eh. So, usually, mga ilang live na ba tayo, tinatanong ko. Okay. Sige. Pag autolyst po, kailan nilalagay ang bread improver? Okay. So, ang autolyst is binibigyan natin ng pagkakataong mamaga yung harina para for easy handling. Okay? For easy handling yan. Kasi autolyst, ang pinopromote niyan is artisan process. When we say artisan process, hindi yan kailangan gumamit ng makina. Okay? Ni-research ko yan eh. Oo, mahirap na yung magsasalita dito na wala tayong basihan. So, ang definition ng artisan is handcrafted at hindi ginamitan ng makina. Okay? Kung ginagamitan mo ng mixer, in short, hindi yan artisan bread. Okay? Kasi yun talagang pagkakaintindi ko, handcrafted without the aid of machine. Okay? So, yung autolyst, yan po yung proseso ng isang artisan baker na hindi kailangan magmakina. Yan po yung pinopromote nyo. So, kailangan mong gamitan or pamamagain mo muna yung iyong harina with the aid of tubig, yan, water yan. Huwag mo muna lalagyan ng asin kasi yung asin, ang function niya is to toughen the gluten. Okay? So, kailangan tubig lang, mamamaga. Or pwede din mapanish yan. Eh, no? Nakakatulong din yan sa pagpapaalsa. Pag napanish yan, mga ilang oras, pwede maging expansion. Okay? So, water and flour lang. And then, kung gusto mo na, nakumpleto mo na yung autolyst na 30 minutes na autolyst at pe-prepare mo na yung other ingredients, doon mo na lang ilagay yung iyong improver sa other ingredients niya. Okay? And then, tsaka mo ipagsama-samahin yan at gawin mong tinapay. Ang autolyst is more on folding. Walang kneading. Actually, walang kneading. Pagkamasang niya, nabuo mo, latag mo ulit. Kasi sobrang ang maganda sa autolyst kasi mataas ang water absorption. Kaya mataas yung ano nyo, yung tubig. Okay? And then ang proseso niyan, walang stress. Wala siyang excessive force dapat. Kung tiklop-tiklop lang. Okay? Fold lang. Diba? Halimbawa, nandyan, no? Merong kantap. May dough bean ka. And then, nandyan yung ano mo. Nabuo mo na, 30 minutes autolyst ka na hanggang 45 minutes. And then, here comes the other ingredients na incorporate mo dyan. Rest ulit, and then fold lang. Tatlo.
And then alternate mo, switch, fold ulit after 30 minutes hanggang sa makuha mo na yung gluten structure na hinahanap mo. Okay? And then yung activity ng yeast mo, yan, mabibilis yan. Okay? So, walang problema. Basta kumpletuhin mo muna yung time ng autolyse mo. Tsaka mo ilagay yung improver. So, Archie Balahadja, I hope nasagot ko yung tanong mo. So, yun. Okay. So, thank you for that question. Hi to Miss Ronaline Gonzalez ko. Nanonood siya ngayon. Batiin ba natin itong isang to? Nagpapabate? Yung Mapi Bergoro. Mabatiin ba natin ito si Mapi? Nagpapabati pa. Mabati ba natin? Okay. So, hi. From Joanna Patricia. Hi po. Kailangan bibigyan natin ng ng space yung hi po, no? Kasi mamaya nabis. Pag binasa natin diretso yun, hey po. Hi po, ask ko lang kung ang instant mousse. Ah, ito na po yung kanina, no? Oo. So, nasagot na natin yan. Medyo, ano pala ako, no? Nag-backread pala ako, kaya hindi nag-update yung aking, mga questions. What is the recommended silicone sheet for croissant? Silpan or silpat? Yun, napakagandang question ni Jeff Salise. Okay, si Jeff Salise. Or should I say Salise? Tama? Or Salise or Salise? Kasi pag Salise, may meaning, no? Pag Salise, pwede, appropriate yun sa mga apelido. Sir Jeff Salise. Okay, what is the recommended silicone sheets for croissant? Mas maganda yung para sa akin ha, yung silpan. Okay, silpan. Okay? Kasi yung silpan pwedeng mag-drip yung mga excess butter natin dun sa sa croissant. Pag silpat kasi black, 'di ba? Walang lagusan yung excess na. Pwedeng masusunog lang yung mantika or kukulo lang lalo na pagka sobrang ganda ng butter mo. Yes. 'Di ba? So, ang sagot dyan, silpan. Okay. So, another question from Miss Nonina Nano. Pangalan ba talaga to? O nagra-rhyme lang? Nonina Nano. Okay, Chef, kunwari 350 ang baking temp. Tapos habang nagbe-bake, bumaba ang temp sa loob. Kailangan bang i-adjust at i-target sa 350 all throughout the baking process? Kung ang binibake mo, cake, yes. Ang sagot ko dyan, yes. Okay, kasi all throughout, dapat consistent yung init natin, no? Pero there are cakes na it requires high temperature sa una, and then, tsaka bababaan lang. Okay? So, yung mga cheesecake, yung mga, pero kung mga sponge cake yan, dapat all throughout, consistent yung time natin, yung temperature natin. Kung tinapay din, dapat consistent din yung init natin, hindi pwedeng bumaba. Kung bumababa yan, sudden drop of temperature, may problema siguro yung oven mo. Okay, baka mamaya may singaw. Okay? So, kailangan natin consistent yung baking temperature. Okay, so, yun. Para ma-check mo, kailangan mo maglagay ng thermometer sa loob. Yung oven thermometer, sinasabit lang naman yung sa loob ng oven . Okay? Kasi minsan, yung outside temperature natin na nakukuha sa mga conventional oven, minsan hindi accurate. So, the best thing to do is to put an oven thermometer sa loob mismo ng oven natin. Okay? So, with that, Nonina Nano, I hope nasagot ko yung question mo. Next question. Galing ulit kay Miss Nympha.
Okay, kay Miss Dipa Refuerzo. Kumbaga parang follow-up question niya regarding sa donuts. Ah, okay. Ano po ba dapat gamitin na prep improver or magic mix para lumaki yung donut? So kung gusto niyo po ng volume, ang sagot po sa ating katanungan is magic mix green. Yes. So, kasi once na gumamit tayo ng magic mix green, ini-improve niya yung volume ng ating mga breads. So usually, magic mix green, we're using it sa mga loaf breads. Pero kung gusto niya naman i-double size yung size ng donut niyo, pwede kayong maglagay ng magic mix green. Or kung gusto niyo po, nandun pa din si softness, pwede tayo mag-mix, which is magic mix yellow and magic mix green. 0.2 and 0.2% yung application na. Galing, galing. Yes, tama yun. Ini-improve kasi ng magic mix green yung laki ng ating ginapay. Okay. Kumbaga, ang ganda ng oven spring niyan. Pagka nakita mo yan sa loob ng oven, yung 60 grams na dough, kung ganyang kalaki, pagka tinamaan niya ng init, nag-expand pa ng gusto yan. Parang si Incredible Hulk. No? Lumalaking ganun. Okay, yan yung epekto ni Magic Mix Green. So, pwede naman din, yung katulad nung sinabi ni Kasoling Kevin, pwede kayo mag-combine. Nandun yung softness, nandun yung volume. So, combine it, Magic Mix Yellow and Green. So, Ma'am Nimpa, pwede. Two improvers in one bread. Okay, hi sa kapatid ko na si G. Almeida. Magandang hapon sa iyo at I hope nanonood din yung aking nanay. Pag nanood yan, siyempre kasama yun natin. Nakikinood din eh. Okay, so next question. Andrea Glyn Abadilla Salvadora. Ang lard po ba gaano katagal ang shelf life? Dapat po ba naka-ref? Okay. So magbibigay lang ako ng konting ano no, ng konting differentiation. Okay? Kasi madaming naliligaw dito eh. Yung pagtawag nila dun sa puriko or lard at saka dun sa shortening. Okay, kasi ang kala ng iba, yung shortening is other term ng lard. Okay? So, i-correct lang po natin. I hope tandaan niyo po ito. Pag sinabing lard, ito po yung puriko. At ang puriko, ito po yung natutulog na mantika ng baboy. Okay? Or sinasabi natin pork lard. Okay? Pag sinabing lard, it came from animal fat. Yan. Okay? So, pag sa animal fat, kailangan i-store nyo yan sa maganda-gandang temperature. Otherwise, pwedeng mapanis, pwedeng umantay. Diba? And then, same thing din dito sa ano, sa vegetable shortening. Okay? Ayan po. Yung tamang ano natin, tamang konsepto niyan, or tamang tawag, is when it comes to kung ang mantika natin galing from halaman or plant, or we call it plant-based shortening, it calls, we call it shortening. Okay? Yan po yun. So, hindi po natin pwedeng tawagin yung lard na shortening. Yes. Ang lard, it refers to animal fat, and shortening refers to vegetable fat. Okay? So, yung mga yan, pagka medyo mainit, parehas na mantika yan, parehong mainit, pwedeng mag-rancid. Okay? And then, pwede itong pagsimulan ng pagkapanis ng mga tinapay natin. Okay? Kaya minsan, alam nyo sa pagiging panadero, minsan, akala mo, investigador din kami, di ba? At ang tinitignan namin, yung mga tinapay na namamatay. Okay, di ba? Yung mga tinapay na namamatay, it refers to tinapay na kung throw away na. Yung mga napanis, mga inamag. Okay? So, pupunta kami sa isang bakery. Ako, sabi namin yung may-ari, nire-reklamo ko itong ano eh, itong tinapay ko, may amag. Ah, ganun po ba? Ang tanong namin kagad, saan po ba ang tama? Di ba? Parang investigator, no? Saan po ba ang tama ng amag? Sa ibabaw ba? Sa ilalim? Sa gilid? So, may iba-iba kasing ano eh, di ba? May iba-iba tayong conclusion dyan kung sa ibabaw, pwedeng moisture bounce back.
Di ba? Yung moisture nag-bounce back sa tinapay. At sa gilid, ganun din. Sa ilalim, ibang sistema naman yon. Pwedeng moisture bounce back or rancidity ang issue ng mga mantika na naiipon dun sa llanera natin. So, or minsan, cross-contamination. Baka mamaya, napatakan yung tinapay, hindi natin namamalayan kasi bago natin islicein yan or bago natin na ibalot sa plastic, naka-expose yan for how many hours, di ba? Sa cooling area natin. Kaya nga nire-require namin sa ibang mga production, pagka cooling area, dapat at least man lang mga naka-air condition na ano. Pero merong standby. May standby area para dun sa cooling process. Di ba? Kasi pangit naman na mainit yung tinapay, pasok mo sa isang air conditioned room. No? Hindi din maganda yon. So may cooling process, ku-cool down muna yan after 30 to 45 minutes, tsaka natin ipapasok sa refrigeration room or sa air conditioned room, doon natin i-cool na totally. Okay? So medyo enclosure, maganda yung airflow noon. So maiiwasan yung cross contamination. Okay? Hindi tayo dapat gagamit ng electric pan sa pagpinapaano natin kasi yan yung number one transportation ng ano eh, ng cross contamination eh. Actually, Chef, pagka sa labas nga, usually yun ang ginagawa. Kumbaga, nagpo-provide silang electric pan for cooling. So, yun yung madalas namin tinatama sa mga bakery. Oo. Dapat normal cooling lang. Okay. So, sa mantika, yung question doon, dapat at least man lang nasa room temperature. Hindi na dedirect ng sunlight, hindi na iinitan, at pag natunaw, ilagay mo na sa ref. Kasi pag natunaw ang shortening at magtuloy-tuloy, pwede mag-rancid na yon, mapapanis na. Okay? Oh, may nag-hello sa'yo dito. Hello po, pa-shout out po kay Chef Kevin from Imus, Cavite. From Lynn Escobar, Manalo. Yan. Shout out daw. Pagsisigawan mo nga. Pag nakita ko sa bato, no? Pag nakita ko kayo sa Imus. Open! Kailangan, reply niyo rin, no? Open! Okay, so another. Chef, kay Alexandra Petines Ratunil. Chef, manual need lang po. Ginagawa ko. Paano magiging melt in your mouth yung donut? At maliban po sa corn oil, paano po hindi maging oily yung donut? Okay, isa-isahin natin. Melts in the mouth. Okay. Kung napanood mo yung aking mga previous video, isinare po yan yung isang napakagandang recipe ng donut. Okay? Pwede mong hanapin yan. I think na-share ko yan sa Big Happy Manila. Kung member ka ng Big Happy Manila, i-type in mo lang yung Donut ala Jimbo de Panadero. Okay? So, lalabas doon. Now, yun eh, yung ginawa kong donut, ang daming success story niyan. Okay? Hanggang ngayon, meron pa ako nare-receive na messages na nagpapasalamat dahil nasa GCQ na tayo, pero kumikita pa rin yung donut nila. It melts in the mouth daw. Okay? Napakagandang formulation yon. Actually, bago ko nabuo yon, ang dami kong tinanong na mga panadero. Kasi ako, bilang panadero, hindi ako nagsasabi na magaling ako, kaya ko yan. Okay? Hindi ganun yung ugali ko eh. Kumbaga, open ako sa mga katuruan ng iba. Kung may nagtuturo sa akin, ina-accept ko yan. And then, idadigest ko. Kung tama ba yung pinagsasabi niya, and then, makatotohanan ba yung lalabas dyan? Itinatry ko. Okay? And then, nung nabuo ko nga yung recipe na yan, ishinare ko. And then, ang daming success story. If you are a member of a Big Happy Manila group, hanapin mo lang Donut ala Jimbo de Panadero. Lalabas na yan. Okay? And then, kopyahin mo yung recipe na yan. And then, baka mamaya, yan na yung hinahanap mong recipe. Now, maliban sa corn oil, paano po hindi maging oily yung donut? Okay. Para sa akin, no, yung pangprito ng donut, kasi ang dami ko na rin nagamit na oil eh.
Okay? Pero meron tayong particular oil para dyan sa donut na yan. Yung tinatawag natin high smoke point na donut. Frying oil. Okay? Usually, it comes in blocks. Parang shortening siya, natutulong siya. And then, ang mga base niyan, it's either palm oil or soya oil. But for me, ang magandang frying oil, yung soya fat base. Napakaganda niyan. Yan yung mga gamit ng mga sikat na donut na houses dito sa Pilipinas. Okay, soya fat base. Pero, syempre, special fat yan, hindi yan nabibili sa basta-bastang bakery store lang o sa mga tindahan ng harina. Nabibili yan sa isang sa mga supplier talaga ng fats and oils. Okay? Pero para sa akin, right temperature, kaya mo nang hindi maging oily yung donut. Okay? So, at least mga 160 degrees C hanggang 180, okay? Pagka halimbawa, nakita mo, no, nagprito ka, between 160 to 180, nagprito ka. In less than 2 minutes, nakita mo, nag-brown, back and forth yung donut mo. Likod-harap, nag-brown. Maganda yung init ng donut mo. Asahan mo yan, hindi yan oily. Okay. So, magsasalang ka ng panibago. Medyo tumagal ng 2 minutes. Oily na yan. Diba? Magiging oily na yan. Bakit? Kasi hindi tama yung init eh. Dapat, bago kayo magsalang ulit, dapat makarecover yung inyong frying pan or frying oil ng tamang temperature ng mantika. Okay? Para hindi yan bababa. Ang maganda dito, mas maigi, bumanap kayo ng talagang fryer. Okay? Yung fryer na yan is designed for frying. Okay? Kasi yung pawali natin, improvised lang yan actually sa donut eh. Pang-prito yan ang mga isda. Di ba? Kasi yung mga isda, di ba? 15 minutes natin piniprito yun. Narap likod. 10-15 minutes, di ba? Eh yung donut talaga dapat maintain yung temperature. Dapat maintain. So, automatic kasi yung mga fryer, magda-drop yung temperature. Halimbawa, thermostatic yung inyong fryer, i-reach niya yung 180. May ilaw so, naman yan. Oo, oh, usually electric yan eh. O ilaw yan, pagka nag-drop yung temperature, iilaw. So, ibig sabihin, nagre-recover siya. Pag namatay, ibig sabihin, na-reach niya na yung temperature mo. Okay? Importante kasi sa frying ng donut, yung temperature. So, huwag kayong magsasalang ng panibagong salang ng pag bumaba yung temperature ng iyong mantika. Okay? It's a matter of temperature para maiwasan natin maging oily yung mantika. Okay? Open ba yun? Open! Yun, nag-iisa po. Taga-response natin, natulog na yung isa. Ah, may inutos pala. May ginagawa. Okay. Ipagpamanin mo na. Okay. So, I hope kay Alexandra Petines Ratunil, I hope nasagot namin yung iyong katanungan. Okay. Pam Navarro, sana mga. Ah, okay. Naputol yung excited siya magtanong, na-post na kagad, no? O, ito yung karugtong. Sana magkaroon din po kay Miss Kat Villesa ng Bake-In yung mga product ng Sonli. Sige ma'am, i-workout po natin yan. But of course, you have to request also kay Miss Kat Villesa na magkaroon kami ng produkto sa kanila. Kung ano yung mga hinahanap nyo. Kasi sometimes, ang kinukuha lang ng mga dealers is yung mga usual na tinatanong sa kanila. Pag hindi nyo tinatanong yung produkto namin, hindi sila kukuha. Pag hindi nyo hinanap sa kanila. Pag hindi nyo hinanap, kailangan hanapin nyo. Okay? So, para din kay Miss Kat Villesa ng Bake 8. Saan bang area yan? Si Bake 8. So, itatanong natin sa ahente, no? Para mapasya lang ka ng ahente. And then, kung siguro, kung sakaling tapos na tayo, no? Yung ating, naging normal na yung ating kapaligiran, pupunta po kami ulit sa, ginagawa ko naman po ito, nagbibisita po kami isa-isa sa mga
aming suking tindahan. Yung mga dealers namin, binibisita ko po yan. Okay? So, yun po. Okay, ito din, oh. Sana nga, Chef, maging available sa All About Baking. Welcome, Rotonda, yung mga products nyo. Nakita ko lang doon, Magimix. Magimix lang. Sana yung iba din. Okay, so, we will arrange it with the All About Baking. Papupuntahan po natin ng ahente doon. Okay, kay Miss Yen Lunar. Ito, maraming bakery to, yung mga Lunar. Lunar's Bakery. Maraming ano yan? Maraming bakery yan. Yayamanin to si Ma'am Yen. Pang-merienda. Hoy, huwag kayong pikon ha. Pero kung pikon kayo, magandang alamin niyo yung address ng Sonny. Mas magandang may napipikon. Okay, by baker's percentage po. Ilang percent po ang kailangan ilagay ng malunggay powder and kailangan pa po ba mag-adjust if sugar is 22% na po ang sugar. Grabe naman! Napakataas naman ang asukal nito, no? 22%! Okay. Pakiabot nga yung ating isang list dyan. Bago natin sagutin ito, bago natin sagutin yan, ipagmamalaki muna natin yung ating bagong-bagong yeast. Kararating lang, ito po, yung tinatawag namin sack blue. Okay? Tamang-tama kasi ito dun sa yung recipe machine. Okay? Ito po is to para sa mga very high sugar. Okay? Very high sugar yeast. Ito po ang yeast na para sa tinapay mo. Okay? Maganda na yung aming sack gold. Napakaganda na dyan. Okay. Pero kung ang iyong sugar is ganyan naman kataas, mas maganda po ito para sa very high sugar. At tawag ko na dyan very high. Kasi almost over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, ang nakuha ko lang na formulation, ang average sa sugar content is nasa 20. Okay? 15 to 18 and then 18 to 20%. Diyan naglalaro ang mga sugar amount. Pero this one, para sa iyo, 22% above maximum. Okay, ito yung yeast na para diyan. Sack blue. Okay? So yan po, bagong-bagong produkto ng Sonly. So balikan natin. Sa baker's percent po, ilang percent ang kailangan ilagay na malunggay powder? At kailangan pa po bang mag-adjust ng sugar if 22 na po ang sugar? Okay? Alam nyo, yung barangay powder, hindi natin alam kung ano yung gusto mong profile. Okay? Kung gusto mong maraming dumi, pwede nating dagdagan. Okay? Pero kung sobrang dry niya, wala nang nutrient yan eh. Diba? Kaya natin naglalagay ng barangay is nutritive value. Kumbaga, para may additional nutrisyon sa ating tinapay. Okay? Para yung added vitamin A, vitamin D na nakalagay sa harina, madagdagan pa ng vitamin na M, malunggay. Vitamin M, malunggay. Okay. So, yung malunggay, depende po yan eh. Kasi kung nag-green pa yung maganda po yun, medyo nag-green pa. Pero kung puro dumi na lang or parang alikabok na lang yung binibigay sa inyo ng malunggay powder, huwag ka nang gumamit niyan. Hindi na wala na eh. Hindi na, nawawala na ng saysay. Okay? Pero depende pa rin yan sa dami ng gusto mo. Ang nire-recommend ko dito, madalas is 1% hanggang 2%. So, yung 10 grams sa 1 kilo, madami na yun. Kasi napakagaan yan ng malunggay leaves. Pagkatuyong-tuyo, napakagaan. Yung 10 grams, madami na yan. Hanggang 2% or 20 grams per kilo. Okay? Yung asukal naman, I would suggest, kung okay ka na dyan sa 22%, you just go on with your 22%. Pero para sa akin, sobrang tamis. Para sa pinopromote nating healthy breads na malunggay pandesal.
hindi nga namatay sa ano, naging malusog naman. Kaya lang, nagkaroon naman ng sakit na iba. Okay? Naging member ng media. Naging member ng media. Dahil sa tinapay mo na may 22% na asukal, naging media. Media betes na yung pagkain. Okay? So, it's up to you. Pwede naman. Para sa akin kasi, ang malunggay pandesal ko, nilalagay ko lang na 12% yung sugar and then 1 to 2% ng malunggay leaves. Pero yung sa akin, ang ginagawa ko, yung ako mismo nagda-dry ng malunggay. Hindi ako gumagamit ng malunggay powder. Ang ginagawa ko, namimili ako ng puno. Puno talaga. Yung puno! Pagkano din sa puno na yan? Hindi ko binibili. Hindi, yung mga dahon lang kukunin ko. Di ba? Mamimintas ako ng mga dahon. Okay, lagay ko sa supot, latag ko sa plancha, iaano ko lang sa oven. Kasi pag nangulunto yan, ibig sabihin dry yan, pwede mo nang dikdikin. Okay? Hindi mo naman kailangan ng pinong-pino kasi mapipino pa yan sa mixer. Okay? Yung naging green-green pa, yun, may nutrition pa yun. Pero yung dumi na lang ang ginagawa sa masa mo, wala na. Wala na. Di ba? Yung sabi, green leafy vegetable. Yung verde, natuyo na, hindi na nag-verde. Okay? Wala nang nutrition. Pa-brown na yun. Pabulok na. Okay, Miss Yen, Donar, I hope nasagot ka yung iyong katanungan. Open ba doon? Open! Yun. Medyo nilig. Medyo nilig yung open natin. Natutulog. Ano ba yun? Nire-review yung mga ano natin kung natutulog. Okay, hi to Philip Andres Milan. Good afternoon, everyone. God bless and keep safe. Keep safe din po, sir. Ingat din po kayo. Okay, galing kay JJ Gusi Lata. Good PM, mga ka-oven. Okay, out of topic, pero baka masagot nyo. Magkano ang prevailing price or prevailing rate sahod ng panadero, yung assistant at maestro? Of course, related sa baking yan. Okay, isa din sa mga baking journey ng mga ng mga bakery owner. And struggle din yan ng mga baker. Okay? Kasi may mga baker tayo na underpaid. Okay, di ba? Yung sinasabi nila na free naman lahat, kaya eto lang yung sweldo mo. Para sa akin, hindi hindi tama eh. Okay? Kasi pwede mo namang sahuran ng tama yung panadero, ilagay mo sa minimum wage, no? Tapos papaistayin mo, di ba? Pwede mo naman silang singilin ng board and lodging, di ba? Para tabla-tabla. Para walang masabi sa isa't isa, di ba? Pero kung idedihado mo yung sweldo ng panadero, at ang panadero ay nagtatrabaho ng broken time, di ba? Kasi madalas, usually broken time yan eh. Basag ang tulog niyan eh, basag ang tulog. Okay? Kaya minsan makikita mo yung ibang mga hindi maayos magpatakbo ng bakery, makikita mo yung mga panadero nila, dubog yung mukha, dilat, parang nakasyambo. Parang nag-a-addict. Pero hindi sila addict. Panadero po sila. Bakit ko nasabi? Kasi broken time eh. Di ba, aarangkada yan ng alas tres, Madaling araw, alas stress, i-istorbo yung tulog. And then, matatapos siya ng mga sometime mga 8 o'clock. Diba? 8 o'clock, 9 o'clock. And then, pagdating ng hapon, tatrabaho yan ng pang-espesyal. Diba, hahabulin yung alas stress. And then, matutulog ng alas stress hanggang alas 6. At magpapandisan ng alas 6. Diba? Matatapos siya ng alas 9. Gigising na naman ang alas tres ng madaling araw. Di ba? Pag hindi maayos yung sistema ng isang bakery, ganun po yung mangyayari sa panadero. At dihadong-dihado naman yung sahod ng panadero. Kasi ang katwiran, kasi libre naman lahat. Okay? Pero kung sahuran natin yan ang tama at minimum wage, pwede kang mag-bargain eh. Di ba? O sige, stay out ka. Di ba? O stay in ka, pero mag-charge tayo ng board and lodging. Ang daming lalaban sa ganyan kasi maganda yung sweldo eh. Okay?
hindi katwira na kasi isa dalawang sako lang. No. Ang trabaho is trabaho, di ba? Trabaho pa rin 'yan. Under the law, trabaho 'yan. Okay? So, pwede tayong mag-start. Yung minimum rate ng panadero is basic salary. So, under the law tayo, basic salary. Ngayon, mag-iiba lang 'yan pagka medyo highly skilled. Okay? Highly skilled. O, tatanungin mo din naman yung panadero eh, magkano ba salary mo? Ngayon, malalaman mo sa panadero kung highly skilled yan o average lang na panadero. Yung natuto lang ba? Diba? Kasi pag highly skilled yan, magde-demand yan ng sweldo. Kuya, 600 ako per day. Diba? O kaya 2K per day. Doko, sino may mga 2K per day dito? Napakasaya, no? Okay. So, ganun yun. Kung mga highly skilled yan, magde-demand yan. May mga rate naman silang inihingi. Ngayon, pag sinabing tirang bahala yung panadero, magkano gusto yung sweldo? Bahala ka na ate. Hindi automatic bigyan mo ng minimum na sweldo. Oh, hindi ka paano. And then, ilatag mo yung mga privilege na ibibigay mo sa panadero at saka yung mga do's and don'ts. Diba? O, pwedeng, kasi pwede ka naman magsabi na minimum wage ang ino-offer ko sa'yo and then hanggang tanghalian lang yung pagkain mo. Di ba? Yung free meal mo, tanghalian lang. Walang breakfast, walang hapunan. Okay? And then, yung bahay mo, since sa minimum, kung gusto mong stay in dito, mag-charge ako ng 1,000 per month. Di ba? Tulong kami. Di ba? Pakikinabangan mo din naman. At least, both sides, ano tayo, di ba? Planchado. So, ngayon, pagka sinabi nila, bigyan mo rin ng option na kung ano yung offer mo na maganda sa kanila. Okay? Pero, I hope wag niyong gawing dehado yung laging panadero. Tandaan nyo, pag tumakbo ang bakery, panadero ang magdadala. Panadero. Pagka trinit nyo ng tama yung panadero, your business will grow. Hanggang pataas ng pataas, palaki ng palaki. Okay? Pero pag dinihado nyo yan, magiging kondisyon ng mga panadero, tama lang yan kasi hanggang dito lang yung sweldo ko. Tandaan nyo, wala pang panaderong nagsabi sa inyo ng heart to heart, underpaid ako ate. Hindi, wala. Sa amin sinasabi. Di ba? Pag nabibisita kami, bumibisita kami, nagde-demo kami. Kuya, napo mo naman akong trabaho, panadero. O bakit? Kasi baba ng sweldo namin dito eh. Diba? Wala pang nag-demand sa ganyan. Kasi alam mo yung mga panadero, napaka-low profile niyan. Hindi sila sanay sa bargaining. Diba? Mostly, yung mga panadero kasi napaka-tame nila. Okay? Mahiyain. Yung iba kasi galing probinsya. At yung iba walang aral, acquired skills lang. Okay? Makikita mo naman, pag-aral yung panadero eh. Gusto ko, ganito yung sweldo ko. Diba? Pero mag-ingat ka naman doon. Makamagunan eh. Sweldo ka na naman kinikita yung bakery mo. Scam pala. Oo. Hindi, maraming ganyan eh. Magagaling yung panadero, pero alanganin yung pwesto eh. Di ba? Alanganin yung pwesto. Talo naman sila sa pang-araw-araw. Okay? So, with that, I hope wala akong masagot na specific na amount ng sweldo. Okay? Kasi depende talaga sa skill ng panadero na kausap ko. But of course, ang lagi kong sinasabi, we have to be fair enough sa mga baker. Pwede nyo namang i-testingin yan eh. Kung talagang sinasabing marunong, you do the trade skill test. Diba? I-trade test mo. Kami dito sa Sol International, nakita, alam naman nila Chef Kevin yan at Chef Nico, nagdaan po sila dyan sa trade test na yan. Sa akin kasi, maraming nag-apply dito na na-screen ko. Yung iba sinasabing marunong sila. Pero pag pinalatag ko yung recipe nila, kung ano-anong sinusulat. Malalaman kasi namin kung talagang skilled yung panadero pag ang listahan ng kanyang recipe is in terms of exact measurement or in baker's percent. Okay? Pero pag nag-cup measurement yan, sa akin, hindi ko naman tinatawaran ano. Pero para sa akin, yung mga skilled baker,
they go for baker's percent and exact measurement. Bibihira ka nang makakita ng mga cup measurement. Bago ay makikita mo lang yung mga cup measurement nila pagdating sa mga cakes. Pero yung iba naka-translate into weight, yung mga iba lang, like yung mga baking soda, 1 teaspoon, ano naman yan eh, given naman yan, kasi baka mamaya, para hindi siya mahirapan. Di ba? Maliliit na masyadong detalye kasi. Okay? So, tignan nyo kung marunong talaga yung baker o talagang nagsasabi lang na baker siya. Okay? Tandaan nyo, sa bakery, maraming, may tatlong division dyan. Isang maestro, lamesador, at obenero. Okay? Tatlo yan. Hindi pa pwedeng panadero, lamesador, at obenero. So, magpapa-hospital ka niyan. Kailangan maestro, o lamesador, at obenero. Then, magsasalitan na lang yung lamesador at obenero. Mag-uusap na lang yan. O oven ka ngayon, kahapon ako. Okay? So, iniingatan nila bawat isa. Okay? Iniingatan nila bawat isa para hindi magkasakit. Kasi kung araw-araw yan, iro-rotate yan ni maestro eh. Si maestro ang magaling dyan. Yung maestro, yan yung magro-rotate sa tao niya eh. Kasi team leader si maestro eh. Diba? Kaparis namin dito. Minsan, Kevin, ikaw dun sa ikaw mag-R&D. Nico, ikaw naman dito sa And then, ako, taga-utos lang. Hindi. Minsan, ako po yung nagtitimon sa kanila. Kung saan-saan po ako napupunta. Okay? So, ganun ang maestro, dapat nagko-command dun sa mga alalay niya. Kung 3-month show yung bakery, dapat maestro, lamesador, at obenero. Okay? Kasi si maestro, kung saan-saan napupunta yan. Pwedeng tumutulong yan sa lamesa, or minsan naman, tumutulong si maestro dun sa nag-o-oven, lalo na pag sunod-sunod na yung salang. Tumitira niya yan, pag sunod-sunod na salang, ang tumitira niya yan, si maestro. Okay, hindi na yung alalay. Yun yung mapapansin nyo. Kung talagang mahusay na maestro yung nasa inyo. Pero kung yung maestro nyo tatamad-tamad, ang katwira niya yun, trabaho na nila yun, kaya na nila yun. Nako, dugi na kayo dyan. Huwag nyo nang patagalin si maestro. Okay. So, another question, I hope. Kay JJ, tama ba yun? Ay, hindi. Kanino ba natin question kay, kay JJ. Kay JJ, no? Kay JJ. Okay. May question dito from Mimi Gubil. Chef, bakit po kaya yung ube chiffon cake ko nang maluto ay naging kulay green? Okay. Question na yan. Question na yan. Okay, ito isang magaling na panadero to. Isang magaling na artist na nanonood sa atin ngayon. Hi to Philip Diba. Si Phil Dips Never Paid. Kung sa mga taga-Pampanga po dyan, yung mga nasa Pampanga, dito po kayo, mag-PM kayo sa kanya, sa kanyang napakagandang cake. Ang husay na artist nito, right? Believe ako sa batang to. Phil Dips Never Paid. Yan. Si Phil Dips. Philip Diba. Kasama mo yan sa Papua New Guinea. Okay. Napakahusay ng kamay. Kung may pagkakataon kayo, mga kasonli, bisitahin niyo yung FB page nitong Phil Dibs Never Paid. Si Philip Diba, si Chef Philip Diba. Trabaho sa barko yan eh. Unfortunately, nagkaroon lang ng COVID-19 kaya pinababa sila. Pero ngayon, gumagawa siya ng made-to-order cakes. And then, nabigyan din natin niya ng idea kung saan kukuha ng Sonli product. Yan. Isa sa mga tagasampalataya ng Sonli products yan. Si Phil Dibs Never Paid. Okay, magandang hapon sa iyo. Philip, mabuhay ka. Chef, ito ulit, may katanungan ulit si JJ. Chef, yung Sonli donut nung isasalam ko sa fryer ng iiwan ng dent. Okay, nag-iiwan ng indentation mark. Ng daliri ko, parang malambot ata. Okay, pag nag-iwan ng indentation mark yan, ibig sabihin, overproof na. Okay?
So ang gagawin mo dyan, mas maganda, kumuha ka na ng siyanse, lagyan mo ng harina, siya yung pangsandok mo dun sa ano, sa ilalim ng donut mo, tsaka i-transfer mo sa mantika. Pag kinamay mo pa yan, overproof, mapabagsak talaga yan, magkakaroon ng mark, magkakaroon ng indentation mark. Yun yung ano doon. Okay, eto, meron din nanonood sa atin, si magandang hapon sa iyo, Sir Calvin Grajeda. Ito po ay isang kasama natin sa Philippine Society of Baking. Nanonood siya ngayon. Okay, Catherine Beren. Chef, sana po mag-demo kayo ng sponge and dough method. Thanks po. Okay, mga klase din po, no? Dinadala natin sa mabilis ang paraan. Gusto niya naman back to the future. Okay, sige, ita-try natin yan, ma'am. Walang problema dyan. Anyway, this coming July pala, itong maganda dito, no? Babalita lang natin. Yes. This coming July, our Itanong Mo sa Panadero will be airing every other Friday. Kasi maglalabas kami ng panibagong programa na basic baking, basic bread baking. Okay, lahat ng basic mag-ilalagay natin sa kahalili ng programa na to. So Friday din 'yan, gagawa tayo. Abangan mo yung sponge and dough process na 'yan. Using our ano ba tawag dito, yung ating may bago tayong product, nakalimutan ko lang. BD100. Si BD100. Gagawin natin sponge and dough process pero short process lang. Pero meron tayong pang flavor and aroma na parang pina-ferment mo ng 12 oras. Okay, yan si BD100. Okay? So, abangan niyo po yan. Maganda rin yan. Lahat ng titiradahin nating mga tinapay dyan is basic. Okay, meron tayong mga pizza, meron tayong pandesal, ibang process, and then, basta, mga ensaymada, traditional ensaymada. Gagawin natin yan. Okay? So, Catherine Beren, standby lang po kayo dyan. At gagawin natin yung iyong kahilingan. Okay, may katanong ka pa? Madami pension. Madami nga. Madami, lalo ko rin. So, Chef, gano'ng katagal yung fermentation? Pwede ba na mga more than 1 hour hindi siya mapapanis para mas lumaki o maalsa ang dough? Thanks po. Galing kay Ms. Lea Asuncion. Okay, kay Ms. Lea Asuncion, sa fermentation, depende yan sa yeast. Okay? And then, depende rin sa proseso na gagawin mo. Kung sponge and dough process, mas maiging, mas mahaba, 3 hours, 6 hours, or overnight, mas mahaba. Okay? And then, kung fermentation din yung tanong mo, pagpapaalsa, depende sa karga ng yeast mo. Kung mahinang klase yung yeast mo, baka mamaya, aabot pa yan ng isa't kalahating oras, maghihintay ka. Depende. Pero lagi namin sinasabi, yung pag-alsa ng tinapay is dapat tamang-tama lang. Kasi pag overproof, ayaw din naman natin, puro hangin ng laman. Okay? And then, pwedeng possible, umasim naman yung ating tinapay. Mag-aamoy fermented dough, maasim. Okay? So more than 1 hour, depending kaya sa karga ng yeast. Yung ating soft instant yeast, inaano lang natin na 45 to 1 hour ang proofing time. So ang fermentation time or final fermentation or proofing is 45 to 1 hour. Okay, yan po yung bisa ni soft instant yeast. And this portion is brought to you by Cranfield Roasted Hazelnut and Cranfield Pistachio and Bon Caramel and our new yeast, the Sub Blue for very high sugar. Okay. Chef Nico. Dito siya. Hindi ko alam kung pag natanong na to, no? Sorry kasi may ginagawa kasi ako kanina. Okay. From
Drem Kagahastian. Okay, wala pa yan. Wala pa, no? Okay. Wala pa, wala pa. Okay, okay. Chef, alin po ba ang safe na floor sa baking? Kasi nabanggit nyo, first class or first class or second class baking po. Parang wala yata akong nabanggit na second class, ha? Wala eh. Yan lang yata yung second class. Okay. Wala po kaming binabanggit dito. Para clarification lang, no? Baka hindi po ako yung nagbanggit nun. Wala po kaming binabanggit dito na second class. Okay? Yung first class, lagi kong sinasabi, is only in the Philippines na tinatawag yung ating bread flour na first class. Sa Pilipinas lang po yun. At yung third class or yung soft flour, tinatawag na third class, is only in the Philippines din po yun. Okay? So, the best na harina para sa tinapay, of course, is the bread flour or we call it first class. Sa ibang lugar, high protein flour, strong flour, baker's flour, bread flour, yan po yung mga tawag sa ibang bansa. 355. Oo, oh, yan. Okay? So, yun po. Yun yung best pang tinapay. Pero kung gusto mo naman na all-around na harina, ito po yung tinatawag na all-purpose flour. Hello po mga poging chef watching from Abu Dhabi. Dami na naman tips. Thank you sa inyo. God bless. Oh, okay. Thank you din sa walang sawang pagsubaybay sa amin. Okay, sabi ni Ma'am Nimpa, palagay ko malapit lang to sa amin. Kapitbahay ko siguro to, no? Malapit sa Welcome Rotonde. Eh, malapit ako dyan eh. Thank you sa mga chef sa pagsagot. Happy na. Available na Magic Mix sa All About. Matagal na po, actually, matagal na nga available si Magic Mix Yellow. Magic Mix Yellow ang kilala dyan eh, sa All About. Katabi ang soft instant. Oh. Okay. Jonathan Gonzalez. Yan. Sa donut po, ang yung powdered sugar po, may mabilis raw na matunaw na sugar na pang-coat. Ano po bang pwedeng gawin para di matunaw? Ah, okay. Yung ibig sabihin niya, yung powder, no? Yung powder. Sa mga donut houses, pag hindi nila ginagamit yung aming produkto na snow powder, meron silang particular na hinahanap na powdered sugar. Yung tinatawag na 10X powdered sugar at saka 6X. Okay, nakalimutan ko lang dyan kung alin yung pang-frosting, kung 10X ba or 6X. Pero nandiyan lang yan sa dalawang yan. Pero para hindi ka matunawan ng asukal, order ka na lang sa amin. Meron kaming snow powder. Yan, pang donut coating talaga yan. Okay? We call it Bianca snow powder. Okay? Kukot mo doon, palamigin mo ng gusto yung donut, and then igulong mo doon sa powder na yon. Hindi yan nuhulas. Maganda yung pagkapit niyan, okay? May nabasa nga akong tanong na ganyan, Chef, sa ano, sa Big Happy Manila. Oh. Yung about sa milky donut ba yun? Oo. Oh. Milky bread? Kung ano daw yung maganda gamitin para hindi matunog yung kanilang sugar. Oo. Uh-huh. Then, nabasa ko dun sa comments, nire-recommend nila yung ating Bianca Snow Powder. Oo, oh, kasi madaming na nakagamit na talaga niyang Bianca Snow Powder. Actually, si Bianca Snow Powder, before, ang market lang yan, ang nakakaalam lang yan is mga imported na chef dito sa hotel. Kasi sa hotel, yan yung ginagamit na pang decorate na parang snow. Di ba? Kaya snow powder eh, di ba? Parang snow siya. Kahit na i-sprinkle mo yan sa basa, hindi yan natutunaw. Huwag mo lang i-sprinkle sa mainit na ano yan. Kasi pwedeng matunaw yan, mataas yung fats eh. Okay? So yun yon, Bianca Snow Powder. Na nakikilala na rin po ng mga local bakeries natin dito. And marami na rin pong nagpa-patronize niyan. Good for donut coating. And pang-decorate na yung mga snow effect na gusto niyong madustingan. Maraming sikat na bakery dito sa atin or bake shop dito sa atin gumagamit niyan. Hindi ko na iisahin na isa-isahin na i-mention. Baka mamaya mag-PM sa akin. Okay, mahirap na. So, let's move on. I hope, Jonathan, nasagot ko yung tanong mo.
Okay, si Lynn Escobar Manalo. May effect po ba ang vegetable shortening sa softness ng bread? Mas magiging malambot ba pag ginamitan ng veg shortening kesa butter? Okay, para kay Miss Lynn Escobar, yung butter at saka shortening, it refers to ano po yan, lubricant. Okay? So parehas po yung nakakapagpalambot ng ating tinapay. Shortening meaning to shorten. Okay? Para yung bite ng tinapay natin, short bite, malambot. Okay? So kung may difference ba ang shortening versus butter, of course meron. Sa function, wala. Parehas silang lubricant. Sa function, wala. Pero sa taste and aroma, of course meron. Kasi si shortening, blunt taste. Si butter, may lasa at saka may aroma. Okay, pero when it comes to functions sa dough at saka sa tinapay per se, pagpalambot sila parehas. Okay? So I hope na convince ka dun sa sagot ko. And kung meron gustong mag violent reaction dyan, pumunta lang po dito. Mag-briefing tayo. Oo, mag-briefing tayo. Okay. Another question. Ask ko lang po. Oh, may, si Chin Huevos. Medyo mahaba-haba. Oh, kasi nakita ko yung katanungan niya. Hello po mga chef. Tapos nakalagay, see more. Nung binuksan ko, haba nga. Okay, last time po kasi, last salang ko ng ubi pandesal, isinalang ko po ng 350. Kaso, di ko po napansin, namatay pa lang ang apoy. Hanggang matapos yung baking time, nang nilabas ko po, saka ako napansin, I tried kainin yung isa, dough texture di pa tinapay. Kaya preheat din salang ulit, niluto na. Naluto naman pero di ayos umalsak at kumulubot gilid. Kapag namatay ang apoy, paano po ba troubleshoot nun? Okay. Di ba just like yung mga sa buhay natin. Di ba? Pag namatay ang ka, malungkot. Wala. Wala na eh. Namatay yan eh. Ganon din yung sa oven. Di ba? Ang pinaka-remedyo dyan, mag-i-stock ka ng extra gasol. Okay? Tsaka hindi natin alam kung anong oven ba yung pinag-away niya dito. Diba? Hindi natin alam eh. Kasi talagang dapat, pag sinalang natin tinapay, all throughout the baking time, consistent yung temperature. Pero kung namatay yan, hindi mo namamala yan, bababa na yan. Magda-drop din temperature. And then, hindi na, iinitan na lang yan. So, hindi yan mabubuong tinapay, dough pa rin yung iba. Mahihilawan ka. And with that, tingin ko wala nang remedyo eh. Mahirap remedyo. Pagka lumamig kasi yung dough, yung tinapay sa loob ng oven at naging dough, parang wala nang continuous baking. Kumbaga sa baking process kasi natin, continuous baking yan. So yung init, continuous din dapat. Hanggang ma-reach nung dough natin yung proper temperature. Oo. Tsaka pagka sinalang mo ulit yan, halimbawa, nag-break ka ulit, sinalang mo, pwede yung outer nun, masusunog na or madi-dehydrate. Nasobrahan na sa pagpatan. Oo. Tapos yung loob, pwede bumagsak na yun eh. Nag-compact na ulit, nawala na yung presence ng ating hangin. Oo. Wala nang remedyo. Same thing din kung sa cake baking. Pag nailabas mo yan ng hilaw, at bumagsak matik na, nag-cake in, matik yun kahit na ilagay mo na sa loob ng oven. Oo, wala na. Hilaw na talaga yun. Okay, so wala tayong remedyo para dyan. Ang napakagandang iwasan na lang is yung mawalan ka ng gas. Okay? At saka babantayan mo yung oven mo. Kung manual yan, so silip ka na silip dun sa yung burner. Okay? Para tinitignan mo kung may apoy pa o wala na. And then delikado din po kasi yun. Pag namatayan ka ng apoy, tapos may fumes, meron ka pang gas, may fumes, pwede kang sumabog. Yun ang mahirap. Oo. Kaya, kung yan ang problema mo sa oven mo, magpalit ka na ng imported. Okay? Para maiwasan natin yung mga ganung problema. And then, magtabi ka ng extra gasol.
Yan, yan ang pinaka the best niyan. Kasi ako sa bahay lagi may extra kung isa. Okay? At nagsisingi lang kami mag-asawa. Kasi yung isang gasol niya para dun sa kalan niya. Yung isang gasol ko para dun sa aking oven. Okay, may extra kaming isa. So, nag-uunahan kami kung sino ano. And then pagka naabutan namin walang gas yung isang spare, ihiramin ko yung sakalan, or minsan yung sakalan na wala, ihiramin niya yung sakin. Sinisingil ko naman siya. Okay? Singilan lang. Singilan lang, okay. Eh, masayang pagsasama. Para walang away, yan walang away. Oh, para walang away. Okay, so I hope, Chin Huevos, nasagot ko yung tanong mo. And here's another question from Emily Miranda. Gasgonya. Ask ko lang, anong the best gamitin sa paggawa ng pie? Crust? Margarine ba or shortening? Salamat po. Okay, depending po yan sa target market mo eh. Kasi pwede rin butter. So, pwedeng butter, pwedeng margarine, pwedeng shortening. Pag nagtitipid, butter. Pagka naluwag-luwag ka. Pag naluwag-luwag ka, margarine. Hindi po. Yung butter kasi, mas malinamnam yan sa pie crust. Okay? Kung wala ka namang budget for butter, you will go for margarine. Of course, meron kaming solusyon dyan. Yung aming butter dreams, margarine. Ang margarine na feeling butter. Yan. Pwede kayong bumili dito sa amin noon ng margarine. Napakagandang alternative yan sa butter. Okay? And then, kung talagang ang target market mo is na talagang low-end, that's the time na gagamit ka ng shortening. Okay? Pero the best pa rin talaga yung may budget ka. Or yung may budget yung bibili sa'yo. Pero kung gusto mo na may budget yung bibili sa'yo, pero yung product cost is bumaba, gumamit ka ng Butter Dreams Margarine from Solly International. Okay? Ano pa ba? Open. Okay, kay Ma'am Bev Abitria. Chef, patanong po, paano malalaman kung good pa ang flour? Kasi yung nabibiling flour sa baking supplier, walang nakalagay na expiration date. At bakit po kaya binubukbok yung bread flour at all-purpose flour? Okay, yung sinasabi niyo na walang date, hindi po pwede yun. Okay? Kasi dun sa bag, merong tag yan. Nandun po yung batch control, meron dun expiry, at saka batch control, at saka pallet, yung paleta. Yan yung mga flour millers eh. Para pag nag-trace sila ng problema, alam nila kung saan nila pupuntahan. Now, kung binibili mo lang yan per kilo, definitely wala. Okay. Mga repack na kasi. Mga repack na, wala. Wala tayong magagawa doon. Okay? Pero, yung bakit binubukbok yung harina is, to tell you frankly, yung mga harina na yan, pag nabili natin kay bago man uluma, lahat yan meron ng itlog. Okay? May itlog na yan ng weevils. Iniintay na lang niya yung tamang temperature at saka aging para mag-hatch. Okay, so definitely, pagka napabayaan natin yung ating harina sa hindi malamig na lugar, definitely mag-hatch yan. And then, maya-maya, makikita mo, may paisa-isang gumagapang. And then, pagka nakakalingat ka ulit, dumadami na siya. And then, hanggang sa nag-transform na yan into bug. Pagka lumilipad-lipad na yan, magiging bukbong niya, weevils. Yun yun. So, para maiwasan natin yan, ilagay natin yung mga tirang harina natin sa ref. Lagay mo sa ref yan. So, hindi man natin hindi man siya agad-agad masira, at least, mapapahaba natin, mapapatagal. Kasi hindi man natin yan, pigilan man natin yan, talagang mag-hatch at mag-hatch yan dahil nandiyan na yung itlog. Kaya huwag kayo masyadong mag-stock ng mga harina sa bahay kung hindi naman palaging ganun.
dapat ang bibili nila kung ano yung makukonsume nyo. Okay, huwag kayo mag-stock. Huwag kayo mag-panic buying. Huwag kayo mag-panic buying. Maraming stock ng harina. Okay, Ma'am Bev. Yung tama lang ha, yung tama. And then, I would like to say hi si Chef Ami. Nako, eto, magaling din panadera na to. Si Chef Ami, Zay, Samano. Magandang hapon sa'yo. Nanonood siya ngayon. Huwag ka lang magtanong ha, huwag mo pahirapan. Manood ka lang. Okay. Okay, nagte-thank you lang yung dalawang sinagot natin kanina, si Miss Alexandra Pitines Natunil at saka si Miss Yen Lunar. Nagte-thank you sila sa ating pagsagot. Alam nyo, dito lang po kami sumagot, natutong sumagot. Kasi pinalaki po kami ng nanay namin na hindi pala sagot. Sumasagot pa lang kami, sabi ng nanay. Mas kung sagot na sagot, sumasagot ka. Sumasagot ka pa? Dito lang po kami sumasagot sa itanong mo sa panadero. Okay, so let's move on. Hello po, sir. Minsan napapagduktong-duktong ko eh. Hindi ba hindi pakinggan? Hello po, sir. Parang po, sir. Hello. Okay. So, hello po, sir. Pag ang dough ng hopya is 20 grams, ano po ba dapat timbang ang palaman? Okay, kung dough ng hopya is 20 grams, at least more than that dough, more than the amount of dough, ang palaman ng hopya. Pwedeng 30 grams, pwedeng 40 grams. Okay? Wala namang specific. Pwede ding equal. Pwedeng 20 yung palaman. Or kung gusto niyo naman, titipid kayo, puro pabala, konti na yung palaman. Puro mawarat na. Matipid eh. Okay, wala po tayong rules. So, depende po yan. Na kailangan mag-costing kayo. Ano ba yung target market nyo? CD crowd ba? Or AB? So, dapat i-determine natin para doon natin malalaman yung costing natin. Okay? Para sa costing. At saka, pero pinaka-the best na itsura ng hopya is, I think, 20 na pabala, 40 na palaman. Kasi dyan siya sikat eh, di ba? Pagkagat natin, flaky yung hopya niya, manipis na balat, flaky, tas maraming palaman. Okay, pero iniiwasan din po ng mga arthritis. Di ba? Hopya, pag maraming palaman. Kaya ginagawa nila, hopyang baboy. Pero sibuyas lang ang nakalagay. Okay, so I hope Miss Hilda Piquero Taylor, nasagot ko yung tanong mo. Magandang hapon sa inyo, sa mga nakikinig at nakasubaybay. Okay, may tanong dito si Mona Nila. Si John Clemente, bakit po bumabagsak ang icing mga ilang oras na? Okay. Depende sa icing. Opo, dapat malaman natin kung anong klase ng icing. Kasi baka mamaya icing yun, nangawit ilang oras na nakatindig doon. No? Mga ngawit at mga ngawit yan, pwedeng bumagsak. Baka butter icing pa yan. Oo, tas mainit. Mainit. Diba? So dapat na kompletuhin niyo ma'am yung tanong niyo ay yung tanong niyo. Specific. Bakit bumabagsak ang icing? Anong klaseng icing? Okay. Kasi kung halimbawa ng butter icing 'yan, baka mamaya yung ambient temperature mo medyo mataas. Definitely matutunaw 'yan. And then kung ang ginamit mo namang icing is boiled icing, posibleng ano 'yan, posibleng mali yung luto mo ng sirup. Di ba? There was one time, ito, baguhan pa ako dati sa cake decoration, merong isang kinasal. Highly recommended ako kasi kilala akong panadero sa bahay namin, sa lugar namin eh. Doon kayo magpagawa kay James. Kasi magaling yan na ano, nagtatrabaho sa bake shop. Di, eto ngayon, pinangahasan ko. Gumawa ako ng wedding cake. Yung wedding cake ko pa ganun. Yan, di ba? Parang pabukadkad na ano, na kahoy or na punong kahoy. Ito siya po, ay po, whipping cream po ang gamit. Ah, whipping cream. Oh. Teka, tutuloy ko lang yung kwento ko, nung bisang ko na eh. Gumawa ako ng nga, tumanggap ako ng cake. Pag ganun po yung cake, tapos meron nakapatong na round cake. Pero syempre, yung pag ganun pong cake,
ano lang yun, kahoy, tapos binalutan ko ng ano, ng foil. Kaya lang, yung foil na, yung position ng foil ko, mali. Kasi dapat paggagamit tayo ng foil para pang-hold, dapat yung makintab na part nasa loob. Di ba? Yung hindi makintab na part sa labas para kakapit yung icing. Tinanggap ko ngayon yung ano, yung order. Di, tuwa-tuwa pa ako kasi ceremony na, kasali din ako sa ano, sa seremonya. Ako yung ano, proud na proud ako, bumuha ng cake niya, binugulong ko sa mga tabi ko, bumuha ng cake niya. Walang niya, eh mali pala yung luto ko ng zero. Makikita mo, bawat minuto, humuhulas yung cake ko. Bago matapos yung seremonya, wala na yung icing na sa baba. Saka ganun na lang ako, yung iyakon dun sa win. And then, eto na. Ano ba yun? Cake ceremony na. Cake cutting. Oo, nandun na po sa lapag. Iyang-iya ako. And then, I realized na nung chinek ko yung foil, mali po yung kamada ko ng foil. And at the same time, nakita ko, nagtubid yung icing ko. So, mali din yung luto ng syrup ko. Malabdaw pa. Okay, so problema. And then, isa pang factor, umaambun-ambun sa labas, mataas yung humid. So, sablay na sablay, pero I learned from that mistake. Tinanda ako po yun. Pero isa mo lang kahihiyan. Nagkataon, kaibigan po namin yung kinasal. So, sorry lang ang katapat. Okay, para dun sa katanungan, ang icing niya is whipping cream. Oh, definitely huhulas yung whipping cream na yan pag hindi ka nagkarga na a little of support. Yung support na yun is yung ating unflavored gelatin. Okay? So, kung whipping cream yan, definitely talagang huhulas yan or mangangawit yan, especially kung hindi maganda or highly, ano ba tawag dito? Yung mas mataas yung liquid content kesa sa butter. Di ba? Yun yun. Pwedeng humulas yan. So, ang ginagawa namin dati sa bake shop, kasi before, hindi pa uso yung mga non-dairy whipping cream, non-dairy whipped topping, ang ginagamit po namin talaga icing sa cake is mga fresh cream. Okay? Sa isang sikat na supplier. Okay? Hindi ko nababanggitin. Yun po yung nakalagay sa canister. And then, talagang napakasasarap ng mga cakes namin dahil yun ang mga icing. Sa aming mango cream cake, sa black forest, sa aming Bombay cake, sa aming double bang, napakasarap ng chocolate cake yun. Tapos meron pang explosion sa loob na napakasarap na caramel. O double bang, ganda nun. Sumasabog sa sarap. So mga creams po yung gamit namin doon. And then tinutulungan po namin yan by means of adding some unflavored gelatin. Pero kailangan magaling ka. Kasi hindi basta-basta pagka merong unflavored gelatin. Yes. Bakit? Kasi pwedeng kumunat yung icing mo. Kailangan mabilis ka rin magtrabaho. Kailangan mo i-temper ng oils. Yun, kailangan magaling ka rin. So with that, I hope nasagot namin yung tanong mo. Kailangan galingan mo yung pag-whip ng cream, ng fresh cream. Lagyan mo ng konting unflavored gelatin. Pang-alala yan. Okay? So, kay Donna Basalonga Abot. Hello po, Chef. Pwede pong magtanong kung ano po yung maximum at minimum percentage ng ingredients sa bread. Na-mention niyo po kasi ng 22% sugar is above maximum. Na, para lang po malaman namin yung range ng mga ingredients. Thank you po. Nako. Miss Donna, yung dalawang oras natin kulang. Okay, medyo mahaba-habang usapan ito yung range of formula. Okay, kaya ako na banggit na yung 22% na sugar is above maximum na yan. Kasi sa mga sweet dough, ang range ng sugar namin na itinuturo is up to 20% lang. Okay? Above 20% is
ano na yun eh, kumbaga yun na yung sukdulan. Okay? Above 20%, pwedeng browning color na kagad yung katapat nun. Okay? Pero may mga gumagamit din yan. Hindi natin ma-ano, kung ano yung ano nila, dahilan nila doon. Pero yung papadiscuss nyo yung range of recipe, medyo mahaba-haba eh. Okay? Mag-i-start tayo sa basic. Bakit? Bakit? Maraming tanong kung bakit eh. Okay, so I think paghandaan po namin yan, yung katanungan mo, pa-discuss natin some other time. And kung halimbawang mag-normalize na yung ating paligid, pwede naman po kami mag-organize dito ng basic bread making dito sa baking center. So, intayin lang po natin mag-normalize ang paligid natin. So, I'm sorry, Ms. Donna Masalonga. Abot, paghahandaan po namin yung katanungan mo yan. Okay, let's move on. Ryan Salyaw, Ignacio. Question. Paggawa po ako ng ubi pandisa, ready to bake the poll. Doon napunta yung L. Ready to bake the poll. Okay lang po ba kung kinabukasan siya ibibake? Lagay na muna kaya sa ref or overnight. Ah, alam ko na yung ibig sabihin. Gagawa siya ng ubi cheese pandesal ngayon at nakaforma na. Gusto niya kinabukasan i-bake. Okay? Frozen dough yan. Pwede mong i-frozen. Gagamit ka ng Magimix Blue. Okay? So pagkaforma mo, immediately lagay mo sa freezer. Okay? Kung konti lang naman yan, siguro chest freezer, kung may chest freezer ka, or kung malaki yung freezer mo sa bahay, ilagay mo lahat doon na nakaporma na, bilog-bilog, may coated na ng breadcrumbs. And then, pag nag-freeze yan, tumigas, balot mo sa plastic. And then, afterwards, kung ang target ng delivery mo is alas 3 ng hapon, ilabas mo yan ng alas 12 ng tanghali. So, matutuaw dyan in 30 minutes time, and then taalsa yan, bago mag alas 3, may sasalang mo yan, alas 3, mainit pa sa customer mo. Okay? Ganun po, pwede yun. Magimix Blue ang kasagutan doon. Now, kung halimbawang gusto mo naman, ayaw mo naman i-freezer, pwede rin. So, tuturo lang natin yung computation ng yeast. How you will manage the yeast. Okay? Kung may ball pen at papel ka, isulat mo ito. 20 grams ang basis natin ng yeast. 20 grams of yeast divided by number of hours. Divided by number of hours, kung ilang oras mong hihintayin yung pag-alsa niya. Yan, ikaw ang magdi-decide yan kung anong oras mong gustong iluto. Okay, overnight or long proofing or long fermentation ang gagawin natin. Number of hours, kung ilang oras kang matutulog. Okay? So, ang lalabas na amount doon is yun yung yeast amount na gagamitin mo for every kilo of flour. Okay? Suppose, 20 grams, 9 hours kang magpapahinga. 20 grams divided by 9 equals, yung lalabas doon, yun yung amount ng yeast na ilalagay mo per kilo ng harina. Okay? So, pero dapat, ang gagamitin mong yeast is soft instant yeast, yung gold. Kasi nandyan naka-base yung computation namin. Diyan namin yan inobserbahan. Hindi para sa ibang yeast. Okay? Sa ibang yeast, may ibang computation din dyan. Okay? Kasi mabagal. Okay? So, with that, I hope nasagot ko yung katanungan mo. Sir Ryan Salyaw. So, Zirem Kahagahas Chan. Zirem Kahagahas Chan. Chef, alin po ba ang safe na flour sa baking? Kasi nabanggit nyo is... nasagot na natin to. Okay. Sa kanya pala galing yung tanong. Okay. Hi to Miss Lea Asuncion. Nagte-thank you siya. Okay, nag-thank you din sila, no? Maraming salamat. Uy, nanonood yung aking
napakagandang anak. Si Jason Denise. Hello na. Love you, babe. Yan, nanonood siya. Good afternoon from Branch Bridge. Good afternoon to Chef Jimbo. I am from Tubiao, La Union. Ah, Tubao. Tubao, La Union. And I am interested po to buy digital wings game. Like po yung ginamit niyo sa baking live stream. How do you... Yung pong digital weighing scale namin dito is, ano po yun, pinamimigay lang po namin yun. Kaya lang sa mga prices. Ngayon po, wala po kami parapol ngayon. Kaya wala po kami pinamimigay. So, and then, isa din po ito sa mga giveaways namin para sa mga dealers namin malalaki para i-award sa kanilang top customer. Okay? So, hindi po namin pinagbibili yung aming weighing scale. Ipinamimigay po yan. That is courtesy of Lasap France. Doon po sa supplier namin ng Sap Instant Case. Okay, I'm sorry. So, marami naman po nagbibenta ng weighing scale online. Pwede po kayong mamili doon. Make sure na digital para sure na sure yung tingkong natin. Okay, so nakiki-oven si Miss Lynn Escobar, manalo. Oven? Oven! Okay, wala na. Nawala. Nawalan tayo ng tiga-oven. Iisa na lang po yung tiga-oven namin. Nawala pa. Ba, nag-break? Pero malayo pa eh. Medyo mahaba-haba pa ng konti yung oras natin. Marami pa tayong may tatanong. 15 minutes. Okay, we still have 15 minutes. Gas oven po, Chef. Sorry, haba po ng kwento ko. Ah, ito yung si Chin Webos, no, kanina. Nasagot na natin. Okay, sa convection oven po ba? Pag natapos mag-bake, isa tapos mag-bake ulit, may gap time na 1 to 2 hours, kailangan po bang i-preheat yung oven? According to Jonathan Gonzalez. Okay, kung makakatipid ka sa kuryente, yes, pwede mo namang patayin yan. Kasi ang convection oven, mabilis mag-preheat. Okay? So, babantayin mo lang yung interval niya. Pero kung gas-fired oven yan, matagal yan mag-preheat. Matagal mag-preheat, mga medya ora. Okay? So, depende sa klase ng oven. Pero yung tanong mo, kung convection oven, no problem. Mabilis yan mag-preheat yung convection oven. That is air-driven heat. May blower yan. Kaya no problem. So, 1 to 2 hours, kailangan pa ba mag-preheat? Yes, bawat salang mo, kailangan preheated yung oven. Kung matagal yung interval, pwede mong patayin yung oven mo. Okay? So, Chef, patihin ko lang yung friend ko na birthday ngayon, na akong baker din, na laging nakasubaybay sa atin. Oh? Happy birthday, JB Giyap. Happy birthday! Happy birthday! Baka naman! Baka may pakita dito. Baka may pa-ice cream dyan, ha? Okay. Ayun, no? Sabi ni Miss Bev Abretria, yung nagtanong sa tungkol sa floor. Naka-repack na po. Ayan. Tig 10 kilos yung binibili niya last time. So, dapat maano natin, no? Ito yung, kung tig 10 kilos yung binibili mo at hindi ka sigurado sa quality, why not buy a big one bag na? Di ba? One bag na bilin mo, siguradong bago. Kasi yung mga nire-repack, hindi mo alam kung ilang panahon na dun sa ano, eh, no? Sa storage nila, eh. Okay? So, yun yung ano natin. Salamat po, sir. Sinagot niyo ang tanong ko. Gumawa kasi ang kahapon ang gamit ng recipe niyo. Okay. Thank you, Hilda Piquero Taylor. Thank you so much sa sagot po kanina. Another question po kay Chin Webos. Yung sa autolisk mo, I tried ube pandesal. After autolisk ko, lagay ng food color. Naku, sobrang nahirapan po akong ikulay. Sa dough. Then, di po talaga totally na halo. Autolisk talaga. Pwede po ba sama color sa autolisk? Okay. Binigyan pa ako tayo. Pinamobre ako sa autolisk. Okay. So, dapat tinanong to doon sa nagturo ng autolisk eh. No? Parang tinawag ko yun. Okay. Hindi naman mahirap ipagsamahin yung kulay niyan. Lalo na pagka inihalo mo yan sa other ingredients. Okay, depende na lang yan sa ano mo eh, sa process mo eh. Baka mamaya yung dough mo hindi halong-halo.
Kaya sabi mo hindi naging even or hindi na totally naghalo. Okay? I think para sa akin no, yung tubig. Pero kasi minsan may mga colorant kasi na kontra dun sa ano eh. Pero tingin ko wala namang magiging problema kung ihahalo niya sa harina. Sa tubig yung food color and then sa harina. Then do the authorist. I think maliban na lang kung merong additives yung colorant, baka makaapekto. Baka lang ha, hindi ako sigurado. Pero tingin ko kung water-based yung food color na yan, and then lagay mo sa water, tsaka mo ilagay sa ano, tsaka ka mag-autolyst, I think pwede. Pwede. Oo. I think pwede. Okay. Another question, Chef. Ask ko lang po ang cause ng pagbagsak ng dough. Pag nilabas sa oven, gamit po all-purpose flour at may mashed potato po and saimada. Ah, okay. Okay, ayon kay Marilyn Sigwa. Yung paglabas po ng inyong ensaymada sa oven, nagko-collapse, ibig sabihin, hindi tama yung init mo sa oven. And at the same time, na-underbake. And at the same time, sobrang bigat ng dough mo. Okay? So it needs proper ano process. Daanin mo sa resting. Okay? Para mag-lighten at saka lumakas ng lumakas yung yeast mo at maglagay ka ng Magimix Green. Ayan. Diba? Yun yung kailangan mo. Kasi yung Magimix Green, pampatibay ng malalambot na masa. Okay? So yun yun. Magimix Green ang solution mo. So, kasi mabigat na yung masa mo eh. Kailangan mo talaga ng pampatibay. Hindi ba pwede na yun lang alam. Halimbawa, kung yun lang at ayaw mo gumamit ng Magimix Green, daanin natin sa long process. You have to rest your dough for about 1 hour. After 1 hour, scale. Rest again for 45 minutes to 1 hour. And then, putol. Rest again for another 30 minutes. Flatten, forma, rest again for another 45 to 1 hour. Okay, yun yung magiging proseso natin. Para tumibay ng tumibay yung masa at hindi mahihilawan sa loob ng oven. Okay, kasi very rich yung ginawa mong dough. May mashed potato na or purpose flour pa. And then I think 20% yung sugar. And then 22.5% yung fats. And minimum 20% yung itlog, egg yolk. Yan ang malamang na yung proseso. So, yun yun. Gumamit ka ng Magimix Green. Okay. So, wala na. Wala na katanungan. Medyo naubos natin, ano? Balikan lang natin. Meron bang, baka meron tayong naiwanan ano? May natabunan na naman. O oh, ayan, saan po ba kakabili ng product nyo? Okay, Mary Jane Garcia Caparas. So, ano po bang area nyo? Tignan natin kung anong area. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao, may mga dealers po ang Sony International. And kung nandito po kayo sa malapit sa Pasay, pwede kayong mag-drop by dito sa Pasay or you can order it online. Meron po tayong taga-sagot dyan at taga-book ng order. And you can, pwedeng pa-pick up nyo sa Lala Move or Grab. Or pwede nyo pick up in dito, personal. Yan po yung pwedeng maging gawin nyo para makabili nyo yung produkto ng Sony International. Okay, saan po available ang mga products nyo? Chef, available ba sa supermarket? Okay, yung ating OB flavor coloring at saka kung bunny vanilla, I think magiging available sa Gaisano. Tama ba? Sa Gaisano supermarket. So, malapit na. So, hopefully, dun sa mga ano natin, sa mga supermarket, makapasok po yung mga produkto natin. And before po kasi, at talagang kinikater natin is mga industrial at saka mga ano, industrial at saka mga bakeries
mga accounts natin. But then, since na nagkaroon po ng pandemic, dumami po ang mga panadero sa kanilang mga bahay at lugar. Nagreklamo na po yung kumari ko. Na sabi ng kumari ko, pare, maganda yung ginawa ko, nag-online na video ka. Ang daming natutong gumawa ng tinapay. At lahat kami, bakery na. lahat na sila bakery na. Wala nang bumibili. Wala nang buyer sa panagay. Okay. Barter na lang yung solution. Ayun, sumagot si ano, sa Davao area, ang dami natin si... Sino nga yun? Davao and Jolly. Si Davao and Jolly. Meron po tayo produkto kay Davao and Jolly. Yan. Sa Tondo, Maynila, sa diyan sa ano sa Divisoria, madami pong nagki-carry ng aming mga yeast at improver diyan. Meron din sa Davao, WGP naman. Oo. And then sa Quezon City, nandiyan sila All About si Chocolate Lovers, and then si sino nga ito yung sa may si Jubilee and Baker's, ano nga, nakalimutan ko yun. So, marami. Mr. Baker ba? Meron din kay Mr. Baker. Meron din kay Mr. Baker sa Caloocan. Marami po. Nakakalat naman po. Kaya lang yung mga special items namin, katulad nitong Cranfield, chocolate and Cranfield pistachio is dito pa lang po namin inumpisahan sa Sol International, and hopefully it will be available sa mga suki nyo. Okay, hanapin nyo lang din po sa mga suki nyo para at least ma-recognize ng mga dealers namin na may naghahanap sa kanila, maobliga din silang umorder dito. Okay? Ito, Chef, may pahabol. Oh. Oh, may pahabol? Pag nag-order po ako ng Magimix dyan, pwede po bang may nakasulat na open, pati autograph nyo tatlo. Galing kay Miss Donna, Masalonga Abot. Alin ang pipirmahan? Yung Magimix mismo. Ah, Magimix mismo, okay. Pwede rin naman, wala naman. Best buy question. Pero wag mo gagamitin yung plastic. Wag mo itatago yung plastic, ha? Ilagay mo ng souvenir. Papaframe. Oh, paframe mo yun. Magimix yellow. With signature. Di ba? Okay, may request si Miss JJ Gusidatar. Chef, pabulong ng magandang brand ng BFCF. I am really very sorry. We are not allowed to mention any brands po dito. Maliban po sa mga Sonly products. Kasi po, gusto po namin maging neutral kasi lahat ng mga harina na mga ano is kaibigan po natin. Okay, lahat ng mga nagbebenta ng harina, mga flour millers, is member po ng Philippine Society of Baking. So, ayaw po namin maging bias, ayaw po namin maging particular sa ano kasi baka maka-apekto po sa aming produkto. Okay, I hope naintindihan niyo po yan. Okay? So, for us, any brands will do as long as you are using Magimix, Bread Improver, and Soft Instant Yeast. Yan. Yun yun. Kailangan natin maging neutral. Pero kung pangit yung harina nyo, papagandahin niya ng Magimix. 100% yan. I'm sure of it. Okay? So, pagka hindi pa gumanda yan, tawagin nyo ako. Ito siya, pahabol na tanong. Okay, wait. Nagtanong na din kanina si Mr. Jonathan Gonzalez. Ito siya, ano po ba pwedeng i-bake na kailangan ng convection pan at di kailangan ng pan? Salamat po. Okay, so ang mga pwede sa may pan is yung mga tinapay at saka mga quick breads. Okay? Anything na kinakailangan natin i-boost mga your speed up yung baking time. Okay? Pero pagdating sa mga chiffon cake, mga sponge cake, is kailangan natin yung leavening agent ang magtrabaho dyan eh. So, init lang kailangan natin. Okay? Kasi sa mga quick breads, mas magandang lutuin sa may pan eh. Diba?
Yung mga quick breads like yung mga banana loaf, mga pound cake, hindi pala pound cake, banana loaf, yung mga carrot bread, yung mga, ano pa ba? Mga croissant, chef. Oh, croissant. Oh, maganda. So may mga hangin. Oh, kasi kailangan yung speed ng init, may transport kagad, and then yung init mismo, yung hangin mismo nakakadagdag ng proseso ng pagluto ng mga tinapay na yan. Okay, convection oven sa croissant, maganda yan, mga Danish. Okay? And then sa mga crusty breads din, sa mga baguette, focaccia, ciabatta, maganda din yan. Kasi kailangan mag-dry yung tinapay. Okay, maganda. Okay, sa mga wala namang init, wala namang blower, yan, pwedeng yung lutuin yung mga soft breads. Okay? Kasi kailangan gradual lang yung luto niyan. Tsaka browning color lang yung inaano natin yan. And then sa mga chiffon cake, kailangan magtrabaho dyan yung mga leavening agent natin. But there are some bakers, mas gustong-gustong gumagawa ng sponge cake sa mga convection. Okay, pero minsan nagda-drop pain sila doon eh. Pero anyway, hindi naman sa kanila importante yung bouncy yung sponge cake nila, gusto nila bagsak talaga. Kasi pang-insert nila or pang-base nila sa mga ginagawa nilang pastries. Okay? Pero sa mga bake shop, iba, kailangan talagang bouncy yung cake nila. Okay, so much for that. I think already time. 3 o'clock. So, oh. Mga pahabol na tanong, pwede po kayong kumontak sa aming mga number. Oo, yan. Okay. Yung mga screen. Ito po yung mga numbers namin. Kung may mga pahabol question kayo for today, you can text us. Kung may pang-load naman kayo, tawagan nyo kami. Pwede. Para direkta tayong makapag-usap. Or kung wala naman, text-text na lang. So, and you can still ask question. Kasi yung ating IT dito, si Mr. Mark is active naman sa pag-convey ng kanyang mga katanungan, and then sasagutin namin, and then through him, ita-type in niya yung sagot namin, and then makakatanggap pa rin kayo ng kasagutan. So with that, kasualing Migo? Thank you so much sa dalawang oras sa mga questions nyo, and I hope na nasagot namin yung mga tanong ninyo. And also, yun, please follow na lang yung Facebook page namin, Sony International. And also, we have a YouTube channel, Sony International. Thank you. Okay, kasunding Kevin? Ayun, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik at sumusubaybay sa aming programa na Itanong Mo sa Panadero! Ayan. Thank you po. Okay, and ako naman po si James Magos, aka Jimbo na Panadero, na nagsasabing, pag may problema sa baking, itanong mo sa panadero. Okay, so maraming salamat mga kasoli sa pagtambay. Isa na naman pong dalawang oras na makabuluhan ng pag-uusap natin sa hapong ito. And sana po sa aming maliit na kaparaanan is nakatulong po kami sa inyo. And nakasagot po kami ng tama sa inyong mga katanungan. And feel free to shoot your question. Kahit na naka-off na po yung camera natin. And sa aming mga boss, maraming pong salamat sa Sony International. And sa inyo, sa aking dalawang magiting na technical. So maraming salamat sa hapong ito. And to Mark, thank you very much. And mga kasoli, sa susunod pong July, abangan niyo po yung mga programa namin. So, pakitambay po muli sa susunod na pagkikita-kita. Maraming salamat po. Stay safe, stay safe, stay safe. And this is Jimbo De Panadero from Sonly Baking Center. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. God bless.